Shalom, kaveray, kapayapaan, mga kaibigan ko. Narito po muli tayo upang ipapatuloy ang ating serye sa libro ng Galatians na sulat ni Shaul o Pablo sa mga taga-Galacia. At sa pagpapatuloy ng ating Torah serye o series ng ating mga katuruan sa libro ng Galacia, tayo po ngayon ay nasa ikalimang kapitulo. Ang libro ng Galacia ay sulat ni Shaul sa mga kapulungan ng mga taga-Galacia na siyang kanyang tinulungan maitatag. At matapos maitatag ang mga ito, ay mayroong mga grupo ng mga tao na tuturo na tinatawag na Judaizers, ang mga grupong nagsisimulang magpakalat ng kanilang mga sari-sariling mga doktrina. Ang paninindigan ng mga Judaizers ay hindi lubusang maliligtas ang mga Hentil, maliban na lamang na sila ay magpakahudyo at simulang magpatuli upang maligtas. Sa ika-apat na kapitulo, ginamit ni Shaul ang kwento nila Abraham, Sarah at Hagar upang ipakita ang pagkakaiba ng pagkilos sa kagustuhan ng Diyos sa paghintay ng kanyang pangako laban sa pagkilos sa pamamagitan ng pagsunod lamang. Ipinangako ng Diyos ang lahi para kay Abraham at Sarah, ngunit nang malaman nilang hindi ito agarang nangyari o naisakatuparan, kumilos sila Abraham at Sarah upang tulungan ng Diyos na maisakatuparan ang kanyang pangako para sa kanila. Kinuha ni Sarah ang kanyang alipin na si Hagar upang maisakatuparan ng Diyos ang pangakong anak para kay Abraham. Kaya't nangyari ngang isinilang si Ishmael. Ngunit ang Diyos ay tapat na tumutupad sa kanyang mga pangako, kaya't si Sarah ay nagsilang ng anak na si Yitzhak o Isaac, ang pangakong anak ng Diyos para kay Abraham at Sarah. Ating makikita dito na sinasabi ni Shaul na si Hagar ay isang larawan ng pagkilos sa gawa lamang ng walang pananampalataya na sinusubukang sundin ang mga kagustuhan ng Diyos ayon sa sariling sikap lamang. Gaya din ng mga grupong mga Judaizers na sinusubukang sundin ang mga nais o kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos o tinatawag na legalistic. Si Hagar ay isang alipin na sumusubok na sundin ang kagustuhan ng Diyos ayon sa pagsunod lamang. Nagiging alipin tayo kapag puro pagsunod lamang ang nais natin o legalistic. Ngunit si Sarah ay isang larawan ng kaligtasan sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagpapanatili ng kanyang pangako, hindi dahil sa ating mga ginawa, ginagawa o sariling sikap. Taliwas kay Hagar, si Sarah ay malayang babae, ang asawa ni Abraham. At sa ika-apat na kapitulo, natapos ang bersikulo na nagsasabing, "Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya." Galatia 4:31. At sa chapter 5, ating pungunguyain o hihimay-himayin ang mga versikulo upang makita po natin ang buong konteksto ng buong kapitulong ating babasahin, sapagkat marami pong mga ngaral na kumukuha lamang ng isang versikulo upang gamitin. Ngunit bilang mambabasa, mananampalataya at mga ngaral, napakahalaga po ng konteksto upang maintindihan po natin ang mensahe ng isang manunulat at kung ano po ang kanyang ipinapahiwatig sa kanyang mga mensahe. Kol hakavod v'tivara b'shem Yeshua HaMashiach, ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan ay sa ngalan ni Yeshua HaMashiach.